si Mai Shota mo eh. Hindi ko Shota si Raquel. Napag-usapan ng pangalang Pedro Penduho, lalo na nung makapatay siya ng isang manananggal. Naku, father, si Pedro nga ho yun. Kung ganun, matutulungan mo nga talaga ang mga taga rito na labanan ng agta. Alam mo, Yas, sobrang minisin talaga yung mga oras tayo ng dalawang magsama. Ako si Buto! Nani ko si Yasang Kando! Ako si Pedro Penduho! Ang mali mo, nagrabyado mo best friend ko! Ayaw ko na! Ayaw ko na! Ayaw ko na! Ayaw ko na! Ayaw salamat, parang Pedro! Anytime. Handa ka na. Handang-handa ka na kumarap sa mga taga-Flores ka. Tay, kung wala akong maglalakas sa loob na patayin ang ala na yan, baka mamaya lahat po ng tao dito sa kulalaknit mahubos! Mamatay lahat! Wala ka namang pakialam dun eh! At isa pa, hindi mo namang problema yon. Tay, problema ko ho yun! Dahil ginagamit ng halimaw na yan ang mga kumakalam na sikmura para lumapit sa kanya! Dahil habang may katulad nyo, Tay, na ang mga anak ang naghahanap buhay, patuloy na dadami ang biktima ng mga kalan! Sinabi mo? Ha? Ano? Tama, walang landagan na sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong tamang hahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di dahil huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla, higpitan lang ang lakit maglalayag patuloy. Makasagot ka sa akin! Galugan ka na! Ha? Tama na! Tama na! Bakit ka? Ha? Ikaw nakatungtong ka lang ng high school! Akala mo na kung sino kang mag-aasta! Ha? Tay! Hindi dahil sa akin! Hindi dahil sa gagong tatay mo na to! Wala ka sana sa mundong ito! At kung alam kong magkakaganyan ka, ha? Nung pa sana, pinatay na kita! Sana nga ako! Sana pinatay niyo na lang ako para hindi ko nararanasan yung ganitong buhay! Tama! Papatayin kita! Sana pinatayin niyo na lang ako! Papatayin kita! Talaga! Ayaw ko na ganitong buhay! Sana pinatayin niyo na lang ako! Patayin kita! Tay! Huwag ka lang nagsasagot! Sagot! Sagot ka ba? Sisisihin pa niya yung mga kapatid ko kung bakit daw sila lumapit sa bitag ng alan. Hindi ko masisisi yung mga kapatid ko. Gutom na sila. Pagod sa paghahanap ng punong kahoy para meron maibenta pangkain namin. Kung hindi kami kikilos, magugutom kami. Eh, di ba barangay captain ng tatay mo? Yun na nga eh. Ginagawa niyang dahilan yun para makipag-inuman. Wala siyang ginagawa. Mas pinapahalagahan niya yung pakikipagkaibigan niya kaysa sa aming mga anak niya. Ano mangyayari sa amin? Kakarampot lang yung sinasahod niya. Walo kami magkakapatid. Hindi nga kami nakapagtapos ng kahit na lang high school eh. Eh, di ba, libre naman sa public school ang mga anak ng mga barangay officials? Situation, oo. Pero gagastos pa rin kami. Sa baon, sa pamasahe, sa lahat. Kaya kami pinatigil ni tatay sa pag-aaral. Dahil hindi niya kayang ibigay yun sa amin. Pagtapos, gusto kong makaalis dito sa baryong to. Gusto kong maayos yung buhay namin.
Pero paano mangyayari yun? Ikatiting wala akong makitang, wala akong makuhang suporta na ibigay sa akin ng tatay ko. Oh, bakit ka tulala dyan? Naalala ko lang lola ko. Kasi ang lola ko, nung mawala ang tatay ko, ginapang niya ako para na makapag-aral maayos. Makapamuhi na maayos. Ang malas ko sa ama. At sa pamilya ko. Swerte ka, Pedro. Swerte ka sa pamilya mo. Ay, baka naman eh, makulitan na sa inyo ang Diyos niyan. Huwag mong ginagawang biro ito, Juan. Eh, nakailang rosary na po kayo, tapos ilang santo na pagnunubinahan ninyo. Kinakailangan natin ang alalay ng panalangin para sa kaligtasan ni Pedro at ni Kadyo. Ay, magtiwala po tayo kay Pedro. Dalawang misyon na niyang matagumpay. Yung pagligtas niya sa akin, saka paghahap ng gamot sa inyo. Siguro kailangan na natin tanggapin na hindi po basta-basta ang anak ko. Maaring hindi niya alam, pero nandiyan ang katotohanan na mayroon siyang doon inkantado. Hindi ko lang talaga mapigil ang sarili ko. Apo ko yun. Mahal na mahal ko yun. At ayaw ko na may masamang mangyari sa kanya. Pag-ayusin mo na si Hiyas bukang liwayway. Opo, mahal na han. Ngayon na. May paparating tayong mga bisita. Bisita? Alam mo na kung sino sila. Pupunta sila rito para kay Hiyas. Sige po, mahal na han. Paghahandain ko na siya. Kaya mo, ako na mismo ang hahanap sa Alan. May pagiganti ko naman ang mga sinapit na kapatid mo. Bakit? Kinakailangan ko rin kasi makita ang bangas sa tahanan ng Alan. Para makasigurado na nabiktima niya talaga ang tsokadyo ko. Ano kasama ni Father Ben? Hindi sila nakabalik ni Father Ben na San Luis. Sabi ng tatang mo, baka raw na biktima ng Alan. Pedro, sasama ko sa'yo. Hindi na kinakailangan. Pedro, hindi ako magiging pasanin sa'yo. Hindi ako tulad na iba babae na lalampalampa. Sanay ako sa trabahong bukid. Sanay ako sa buhay gubat, sa buhay bundok. Eh, Pedro. Pedro, kailangan ko rin makita ang banga ng Alan. Kung nandun yung mga damit ng mga kapatid ko. Kahit na nandamit. Kahit na nandamit mapaibig ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Relax ka lang. Don't panic. Let's think. Hindi pwedeng hindi humarap si Hiya sa mga bisita. Sino iharap natin? Sige, nasama na ako. Hindi nga pwede. Delikado nga. Mapanganib ang halimaw na makakaharap namin. Eh, bakit si Meredith pwede sumama? Iba kasi itong si Meredith. Eh, kasi ako, kaya ko makipaghabulan sa usa. Eh, ikaw? Ha? Hindi. Eh,
ayun naman pala. Eh di manahimik ka. Kaya nga dumito ka lang muna. Pero best friend, kaya nga ako sumama sa'yo eh. Handa naman ako sa... Saan? Gusto mo bang mangyari na naman yung nangyari sa Agta? Gusto mo bang malagay na naman sa alanganin? Paano sa susunod, huli na akong dumating? Baka imbis na umuwi tayong kasama si Chokajo, eh umuwi akong nag-iisa dahil pati ikaw napahamak na. Kaya dumito ka na lang muna. Sige na nga. Mag-ingat kayo, ha? Oo naman. Sayo na. Baka magbago pa isip ng best-best mo na yan. Pedro, sandali! Just ka muna. Oo, ikaw na, ha? Sige na nga. Magbigyan mo na para matapos na. Ano yung base? Good luck, kiss. Ika na, Pedro. Tara! Ingat kayo! Nawawala na ako ng tiwala sa kanya, baka akala mo. Feeling ko, pag hindi nakapigil yan, baka ano pang gawin sa'yo. Feeling ko hindi gagawa na mabuti yan, as in. Alam mo ikaw, pakiramdam ko, nahahawa ka na kay Maalindog. Maalindog? Teka, sino Maalindog? Ha? Ah, hindi. Kausap ko yung sarili ko eh. Sos, naniwala ako sa'yo. Totoo! Ay nako, alam ko yung ibig sabihin ng Maalindog eh, yung kaakit-akit, yung maganda yung mukha, yung maganda yung katawan. Oh, yun nga, yun nga. Oh. Teka Pedro, nagpaparinig ka ba? Hindi. Diretsahin mo lang ako kung nagpaparinig ka. Hindi, hindi. Bakit? Teka muna kasi kung may binabala kang magpakit sa akin, kung sa akin mo pinaparinig yung Maalindog na yan, huwag mo nang ituloy. Dahil alam mo kung bakit? Bakit? Ha? Oo. Ganun ka? Oo. Alam ba na tatay mo yan? Sira ulo ka ba? Eh di lalo akong pinatay nun. Gusto nga niya mag-asawa ako ng mayaman tas mag-anak ako ng marami para daw gumanda yung buhay namin. Gawin ba akong palahian ng tatay ko? Nak. At least, alam kong wala akong kaagaw kay Pedro. Nakabisa ba si Hiya sa mga liwayway? Anong nangyayari sa'yo, anak? Napakasama na pakiramdam ko, ama. Huwag kayong lumapit. Nakakahawa daw yung nararamdaman ko. Sabi na magagamot, pero gagaling din daw agad to. Kailangan ko lang magpahinga. Ganun ba? Nandiyan na ba mga bisita? Magbibihis pa ba ako? Hindi na kailangan. Magpagaling ka na lang muna. Ako na lang magpapaliwanag sa kanila. Salamat, ama. Thank you.
magpakita sa atin yun eh. Alam mo, kahit magtago pa siya, makikita at makikita ako yun. Talaga lang ha? Eh, paano? Nakakita ako ng maligno. Uy, Pedro, tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo yung puno! Hitik sa bunga ng mangga! Nasa malapit na siya. Marikit, as in, may ayahal talaga ang face mo dyan sa loob ng kung mo. Kung nga dyan, ang galing-galing mo. Kopyang-kopya mo yung boses ni Hiyas. Ang galing. As in, may pamamaus pa ko ninyo na. In that case, mas magaling ako sa'yo. Hindi, pareho lang tayo magaling. Pareho natin nalusutan si Haring Hadi. Hindi lahat ng oras maluloko natin ang hari. Nabuking tayo ni Haring Hadi. More than us, Marikit. Si Bukang Liwayway ang mapapunish to the max. Oh, hi. Ano pa bang parusa ang pwedeng ipataw sa'yo, Bukang Liwayway? Bahala na. Basta ang mahalaga, nalusutan natin ngayon. Tsaka na natin problemahin kapag nangyari na. Very, very Bukang Liwayway! Ano ibig mong sabihin? I mean, ganyan talaga si Bukang Liwayway. Diba, BL? Kasi, noon, nung na-inlove siya kay Juan, as in, nako, dead man na sa maaaring maging kaparusahan niya. Basta masunod lang ang nararamdaman. Parang, o pag-ibig na makapangyarihan, tsuk-tsak-tsyeres ang lahat, masunod ka lamang. Winner, diba? Siya ng puno. Huwag kang magbalat na makikita natin siya. Pero ito gawin natin. Kunyari manunong kita ko ng mga bunga. Pulutin mo yung mga mauulog. Umanda ka sila ng puno. Si. Alalayan niya si Meredith. Saan ko nakausap mo? Wala. Humihiling lang ako sa Diyos na alagaan ka. Ang dami, oh. Oh, madami-dami na to. Yata ang itsura mo ngayon, Napoleon. Para hindi maalangan sa kanya si Hiyas, Hadi. Sayang nga lang at may sakit si Hiyas. May iba pa namang pagkakataon, Hadi. Dadalaw at dadalaw pa rin kami dito. May sugat ka! Sugat lang yan. Hindi niyo siya matatalo kung magdidikit kayo. Maghiwalay kayo, Pedro, doon ka sa likod niya.
Hindi natin siya matatalo kung magaling tayo. Maghiwalay tayo. Sa likod ako, sa harap ka. Sige. Para malaman natin kiraan niya at kung nasa yung bangak. Matalas ang pakiramdam ko ng Bolyon. May suspecho ako sina Johnny Ali na huwag palabasin si Yas. Pero bakit naman niya gagawin yun? Eh, siya rin naman may gusto sa nalalapit na kasunduan. Yun ang gusto ko malaman. May pag-uutos ka raw, Casimiro. Pumunta kayo sa lupa. Subaybayan niyo mga gumagalang lambana at engkantada. Pakinggan niyo yung pag-uusap nila. Alamin niyo kung bakit hindi lumabas si Hias nung dumalo kami sa Floresca. Ngayon na, Casimiro? Ora mismo. Ako nagagawa ng pinag-uutos naman. Patagal na rin naman ako hindi nakikihalo biro sa mga tao. Walang pakikihalo kong pagdugot ko kay Susan Lerma. Ako ang pupunta sa lupa. Maaaring buhay pa siya.
salamat, Pedro. Para mo na rin na ipagiganti ang pagkamatay ng mga anak ko. Hindi lang naman ho ako mag-isa nakapatay sa Alan eh. Kami nung dalawa ni Meredith. Malaking utang na loob namin sa'yo. Lalong-lalo na ako. Dahil sa pagkamatay mo sa Alan. Ngayon, nasisiguro ko wala nang mapapahamak na taga-bari ko lalapit. Ipagpaumanhin ho, Kapitan. Pero kahit naman ho walang Alan, mapapahamak at mapapahamak ko ang mga bata dito sa kulalapit. Kung hindi ho gagampanan na maayos ng mga magulang ang kanilang obligasyon. Pasensya ka na, Pedro. Huwag ko kayo humingi sa akin ng pasensya. Wala naman ho kayo nagawa sa akin kasalanan eh. Pasensya na kayo, mga anak. Alam ko marami ang pagkukulang sa inyo. Yung pag-inom-inom ko, pagiging pabaya ko sa inyo. Pabaya na, pati mga pag-aaral ninyo eh. Pero huwag kayong mag-alala. Susumikap ako magbago. Patawarin niyo ako, mga anak. Mula ngayon, magtatrabaho na ako. Kaya natin to, mga anak. Yung pagmamahal, makikita ko sa inyo yan. Kaya ko yan. Basta may pagmamahal tayo sa isa't isa. Magiging masaya tayo, hindi ba? Parang namahal ko kayo. Tawarin niyo ako, ha? Paano? Alis namin. Pedro! Pedro, sandali. So, sana magpasalamat eh. Salamat, ah. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ginawa ko lang yun para mapatunayan ko rin na hindi na biktima ng Alan ng tsukadyo ko. Hindi yung pagpatay sa Alan ang tinutukoy ko, kundi yung ginawa mo para magising ang tatay. Wala yun. Malaking bagay yun para sa akin at para sa pamilya ko. Sa katunayan nga, sa susunod na pasukan, mag-aaralin ko na sila. Talaga, Tay? Ako, salamat po. Ah, Pedro. Hindi ayos. Uy, Pedro. Salamat talaga. Hindi ka namin makakalimutan. Alam mo, minsan ka lang dumaan dito, pero ang dami mong binago. Salamat, Pedro Penduko. Sige, alis namin. Sige po. Ingat kayo, ha. Sige. Di bali ho, basta sa susunod ko, inaasahan ko yan, ha?
Oo, nalulugi ako sa inyo eh. Maganda umaga. Ako si Pedro. Kaibigan ko, si Raquel. Napadalaw lang sa lugar ninyo. Hindi rin ako taga rito. Taga San Saturnino ako, dun sa maliit na bayan bago mag San Luis. Ganun na ba? Nagpapahulugan lang ako ng mga gamit dito sa Kulalapnit, tsaka sa iba pang mga baryo. Alam mo na, negosyo. Kung minsan, pahirapan sa paniningil ng hulog, kagaya niyan yun. Pabalik-balik, nalulugi ako. Ay, madalas meron ako sariling tricycle na dala eh. Nasiraan ako eh. Oh, naku, maganda negosyo yan. Balita ko, hinahanap niyo si Father Ben at saka yung kasama niyang lalaking kalbo. Oo. Alam mo, alam ko kung saan sila nagpunta pagkagaling dito. Nay, baka naman yung pagsama ni Paring Kadyo kay Father Ben, nakakumbinsin na siya sa pagpapare. Oo, doon naman si Juan. Ang tanda-tanda na ni Kadyo, hindi na pwedeng magpare yun. Hindi, Nay. Meron akong nabasa sa ibang bansa daw eh. Marami doon na kung kailan pa yung tumanda o nagkaedad. Eh, doon pa nag-desisyon na pumasa at advokasyon ng pagpapare. Lalo na yung magbimisyonaryo. Eh, si Paring Kadyo pa, alam naman natin yan, bata pa yan, yung pangarap na niya ng pagpapare, di ba? Magandang tanghali po. Nagpapasinong lang po. Ah, ganun ba? Sino siya? Kilala mo? Ang init po pala. Ah, Jaime Gatsalan po. Isa po akong project engineer taga Manila. Pinapa-okay lang sa ng office yung tulay buhangin. Baka nauuhaw ka. Gusto mo kami noon? Hindi ho. Salamat ako. Sigurado ka? Sigurado. Sige. Sina Father mo at saka yung sinasabi mong Kadyo ay sinama ng mga rebelde sa kabundukan. Mo? Bakit ako? Ano ang kasalanan nila? Wala silang kasalanan. Pero sabi niyo, kinuha sila ng mga rebelde. Eh, di ba ko ang mga kinukuha ko ng mga rebelde, eh yung may mga kasalanan sa kanila? Hindi mo. Si Father Ben, ang totoo niyan, ay kusang sumama. Kasi sympathizer yan ng mga rebelde. Katunayan nga, yung ibang kanta ng mga rebelde, siya ang lumikha. Baka kung mapano si mga Kadyo sa mga rebelde, best friend. Wala. Hanggat kasama ni Kadyo si Father Ben, hindi siya sasaktan ng mga rebelde. Alam niyo ba ako sa sila din ng mga rebelde? Hindi ko kasi eksakto alam kung saan nagkukutay yung mga rebelde sa kabundukan eh. Alam mo, mabuti pa siguro hintayin niyo na lang na bumaba si Ka Edgar. Sino yun? Yan yung rebelde yung nakababata akong kapatid. Isa siya sa sinamahan nila Father Ben. Madalas siyang bumaba dito sa bayan. Kung gusto ninyo, sumama muna kayo sa akin sa bahay ko sa San Saturnino. At doon nyo na lang hintayin si Kay Edgar. Ha? So muna kayo tumuloy. Ito to. Nadaan to sa amin. Tara. Pop!
Uso! Pambihira kang babae ka! Para kang maugusan ng lalaki! Pati pa naman yung sinto-sinto na baliw na yan, pinapatulan mo? Hindi po baliw si Elias. May pagkaisang bata nga siya, pero hindi po sa baliw. Kahit na ano pang tawagin mo sa kanya, hindi siya nararapat sa'yo! Ano bang alam niyo kung anong nararapat sa'kin? Ako! Ako dahil akong bumubuhay at ako ang nagpapalamon sa'yo! Ginagalugad ko ang lahat ng bari sa kabuntukan at kagubatan para makatapos ka ng pag-aaral. Tinatanggap ko ang lahat ng sinasabi sa akin ng mga tao na diretso sa impyerno ang kaluluwa ko dahil sa pagpapatubo ko! Dahil ang iniisip ko, yung kinabukasan mo! Tapos papatol ka sa isang lalaki! Walang pinag-aralan at saka isip bata! Ay, kumuso pa pa. Kasi yung pagmamahal yun! Kasi yung pagmamahal yun! Hindi yung pagmamahal, Jocelyn! Awa yan! Awa lang yan! Jocelyn, pwede pa huwag mong sayangin ang buhay mo. Isang taon na lang, maestra ka na. Paano ka naman gagalangin ng mga bata kapag nalaman nilang isang sinto-sinto ang kasama mo sa buhay? Pati sa'yo, mawawalan sila ng respeto. Friend ba kayo? Sana! Joke! Pasensya na kayo sa nandot na nyo kanina. Napaka-drama. Okay lang yun. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Pero kung ikaw yung nasa katayuan ko, Raquel, di ba? Paano kung mahal na mahal mo yung isang tao pero ayaw ng mga magulang mo? Ang gagawin mo? Ko, siguro, ipaglalaban ko kung ano yung nararamdaman ko. Kasi, medyo may pagkamatigas din ang ulo ko eh. Pero alam mo, sa tingin ko ah, hindi porkit pinaglalaban mo yung feelings mo, yung nagiging matigas na yung ulo mo. Feelings mo yun eh, ikaw lang yung nakakaalam. Sabi nga sa psych class namin, kung ano yung nararamdaman mo, laging may pinanggagalingan. Bakit? Psychology student ka? May education. Pero meron kong psych class. May favorite subject ko eh. Excuse me lang ha. Nakahangin lang sa labas. Okay. Sige. Kaya yun, lahat ng tao nagtataka kung bakit in love na in love ako kay Elias. Eh, isip bata naman daw yun. Eh, bakit nga ba? Kwentuhan niyang best-best mo. Pansamantala kang nakalaya sa kanya. Eh, ikaw, alam mo masyado ang makasarili. Hoy, Pedro! Hindi madali yung ako ang girlfriend, pero siya yung madalas nakikitang kasakasama mo. Tuloy, siya pinagkakamalang girlfriend mo. Problema ba yun? E di magpakita ka sa lahat ng may pagmalaki kita at ng may pakilala kit sa madlang people na ikaw lang naman ang pinakamagandang girlfriend. Kasi nila nakikita kung gano'ng kabuti at kabuit ang puso ni Elias. Napakasimple niyang tao, pero pag nagmahal siya, alam mong ikaw lang talaga. Hindi tulad ni Papang. Bakit?
kaya na lang naman nagtinuwi si Papang eh. Balde-balde ang iniluha ni Mamang sa pambababae niya si Papang. Eh kung hindi pa yan tinutukan ng baril ng asawa ng isa sa mga kabit niya, hindi pa titigil yan sa pambababae. Ibig mo sabihin, pagka doon kay Elias, nakakasiguro ka na wala kang magiging ibang kaagaw. Ganun ba yun? Eh, hindi ako nakakasigurong walang ibang babaeng magkakagusto sa kanya. Napakagwapo ni Elias. Mabait. Masipag. Pero ang nasisiguro ko, ang katapatan niya sa akin. Alam kong hindi niya ako lulukuhin. Siguro dahil isip bata siya, kaya totoo siyang magmahal. At yun ang hindi naiintindihan na iba eh. Alam mo, Yas, gustong-gusto kita ipakilala, ipagmalaki at ipagsigawan sa buong mundo. Ano mo, ako lang masusunod. Ano ba to, Ani? Matagal pa ba yan? Sandali na lang to. Sandali, kanina pa tayo dito eh. Eh, dapat may mga sisingilin ako sa bayan eh. Wala, nandito na lang tayo, nakatanga. Oh, malapit na to. Malapit na. Kasi naman kung bakit naman ngayon mo papapalitan yan. Dapat parating sinicheck yan eh. Yan ngayon lang nagkaganito. Ituloy ako. Bilisan mo! Nakapag naayos ko lang to eh. May wakwak. Kung takot. Malakas maghuni niya. Ibig sabihin, malayo pa yun. Kasi bilisan mo na yan. Dali para makalis na tayo dito. Ano ba yan? Matagal pa ba yan? Ano na to? Kasi dapat parating ayos yan. Doon ay mahina na ang huni niya. Malapit na siya. Nandiyan na yung wakwak. Ano? Ibig tamahin mo kami? Siguraduhin mo lang na may iwasan mo at may ilagay ng mga bala ko! Alan ay karaniwang pangalan ng isang tao pero sa totoo lang, sinasabi ang mga tinggihan ng Cordillera Range sa Northern Luzon ay takot sa mga ito. Bakit? Kasi ang alan ay isang klase ng halimaw. Kinakatakutan ito dahil sa mas gusto nitong kainin ang laman ng tao kaysa isda o anumang hayop. Nakatira ito sa malalaking puno at kung matulog ay nakapatiwarik na gaya sa mga paniki. Ang kanyang balat ay gaya sa mga kalabaw. Mahahaba ang kanyang mga kamay at ang mga kuko ay matutulis. Ang isang tunay na kakaiba sa mga alan ay ang kanilang mga paa, baligtad ang mga ito. Nakaharap sa likod ang mga daliri. Kaya kung may sumusunod man sa kanila, ang mga ito ay naliligaw. Sinasabi rin nagtatabi ang mga alan ng kagamitan ng kanilang mga nabibiktima.